Ang programang ito ay nakaka-PG, nakaka-pogi, at nakakaganda. Feeling! Dear M.O.R. Chilled, and soon she'll be by. Dear M.O.R., ang totoo niyan ay wala akong balak na ibahagi ang aking masalimuot na storya kanino man. Pero dahil sa mabigat na ang dibdib ko at hindi ko na kaya pang pasanin ang lahat kung kaya't nagpasya akong ilabas na ang kwento ko. At dahil sa sobrang nakakahiya ang story ang ibabahagi ko sa inyo, ay nakikiusap ako na pakitago na lang ako sa pangalang Paeng. 63 anyos, tubong Pangasinan pero dito sa Giginto, Bulacan nakatira. Nakikiusap din ako na itago ang anumang pagkakakilanlan ko at ng mga taong kasama sa storya ko para na rin hindi kami mahusgahan at mapagtawanan ng mga makakarinig nito. Popoy at Asmin, ang ibabahagi kong kwento ay nangyari may ilang dekada na rin ang lumipas. Lumaki ako sa isang maayos na pamilya. Mayroon akong mababait na mga magulang at kahit na hindi kami mayaman, ay hindi nagkulang ang mga magulang ko sa pagbibigay ng mga pangangailangan namin. Kaya nga masasabi kong napakaswerte kong tao dahil perpekto ang mga magulang ko. Samantala, meron akong pinsan na itago nyo na lamang sa pangalang Celia. Sa lahat ng pinsan ko, ay siya ang pinakamalapit sa puso ko. Para na kaming magkapatid noon. Pero meron akong nararamdaman para sa kanya na hindi ko maipaliwanag. At mas tumindi pa ang mga nararamdaman kong yun nang minsang tumira si Celia sa bahay namin taong 1969. Paeng! Paeng, halika rito! Teka lang po, tay. Celia? Kumusta, Paeng? Ayos naman. Teka, napasyal ka. Anak, dito muna titira ang pinsan mo. Nakiusap sa akin si Tito Olimo na dito muna manunuluyan si Celia habang nagtatrabaho siya dito sa Maynila. Talaga? Eh di ayos! Bale, Celia, yung magiging kwarto mo ay yung dating kwarto ng Tita Mabel mo. Matagal nang bakante yung kwartong yun dahil matagal nang patay ang asawa ko. Paeng, tay, tulungan mo muna si Celia. Ayusin yung mga po magiging kwarto niya. Sige, tay. Sige, tay. Sige. Salamat, Paeng, ha? O, paano, anak? Ikaw nang bahala sa pinsan mo, ha? Sige, tay. Sige, tay. Tara, doon tayo sa magiging kwarto mo, Celia. Balita ko, nakapagtapos ka na ng high school. Ay, congrats, ha, Paeng. Siya nga pala, saan ka mag-aaral ng kolehiyo? Dito lang siguro sa lugar natin. Tsaka kumuha na rin ako ng scholarship eh. Ayun, hinihintay ko na lang yung resulta ng exam. Sana nga, makapasa ako eh. Naku, makakapasa ka niyan. Matalino ka naman eh. Sana nga. Heto nga pala yung magiging kwarto mo. Teka, teka ha, bubuksan ko na yung pinto. Sige, pasok na, Celia. Ah, ito pala yung kwarto. Ano? Ayos ba? Ayos. Malaki pala yung kwarto ni Tita Mabel, ano? Ito yung naging kwarto ni Inay simula nung nagkasakit siya ng cancer. Maraming masakit na alaala ang kwartong to. Ah, ganun ba? Pero, tingin ko naman, mukhang mapapalitan na yun ng magagandang alaala kasi... kasi ikaw na yung gagamit nito. Siya nga pala, balita mo naman ako. Ilang buwan din tayong hindi nagkita eh. Kamusta na si Tito uli? Yung bahay ni Lola Insang dun sa Pozo Rubio na madalas natin puntahan dati, ayos pa rin ba? Ah, yun. Ayos pa rin naman yun. Kaso, medyo abala siya dun sa sakahan namin eh. Yung bahay naman ni Lola Insang, ayun, ayos pa rin. Mm-hmm. Si Ancho at ang pamilya niya nakatira dun sa amin ngayon. Ganun ba? Teka, nagtataka lang ako, Celie.
Ba't dito ka pa rin sa Maynila magtatrabaho? Pwede naman na doon ka nalang sa Pangasinan. Mas gusto ko kasi yung magtrabaho na lang dito sa Maynila. Alam mo na, para mas challenging yung pamumuhay kaysa doon sa Puso Rubio. Mm-hmm. Tsaka balita ko, mas malaki ang pasaho dito eh. Oo, malaki ang pasaho dito pero magastos dito eh. Ang mamahal na bilihin, lalo na dito mismo sa Maynila. Talaga? Ganun pala. Mm-hmm. Uy, nasabi nga pala sa akin ng itay mo, balita ko may girlfriend ka na. Ano, totoo ba? Oo, Myla yung pangalan niya. Ay, teka, ito yung picture sa wallet ko eh. Ayan o. Wow, may girlfriend ka na nga. Parang kailan lang, no? Dati malikot kang bata, pero ngayon, binata ka na. Nagsalita ang hindi malikot. Ikaw nga niya, Celia, kababae mong tao. Ang hilig-hilig mong umakit mo sa mga puno. Palagi ka nga pinapalo nun ni Tito Ule, di ba? Dahil sa kakulitan mo. Hoy, paeng! Ano ba, yan ba, Celia? Ano ba, uy? Huwag ka nga mga ngiliti, ano ba? Ano ba, huwag sa may kiliti ako dyan eh, ano ba? Ano ba yan? May kiliti ka na sa tagiliran? Alam mo ba? Oh. Bakla lang ang may kiliti sa katawan. Bakla ka siguro, ano? No? Oh. Sabi mo, ako? Bakla? Oh, hindi ako bakla. Oy, bakla si Paeng. Bakla. Sinabi nga, hindi ako bakla. Ano ba? Uy. Ang tama na. Oy, kompermado. Bakla ka ano nga. Ano ba, tumino ka nga. Alam mo, hindi ka pa rin nagbabago sa Elia, no? Ang kulit-kulit mo pa rin hanggang ngayon. Pwes, masanay ka na sa akin, ba? No? Ano ba, tama na. Ano ba? Ano ba si Celia? Ayan. Huwag ka nang mangiliti. Ano ba? Ay, naku, Paeng. Hanggat nandito ako, palagi kitang kukulitin. Tandaan mo yan. Oo. Tama. Popoy at Esmin, mas naging malapit kami ni Celia sa isa't isa. At kasabay nga noon, ang pagtindi ng mga nararamdaman ko para sa kanya. Noong una ay tinatanggi ko pa kasi nga pinsang buo ko siya. Pero kinalaunan ay hindi ko na rin napigil pa ang sarili ko. Oo, Popoy at Esmin, mahal ko si Celia nang higit pa sa kapatid o pinsan. At alam kong mali yun. Pero kahit anong gawin ko ay hindi ko mapigilan ang mga nararamdaman ko. Dahil doon ay nakakahalata na ang iba pa naming mga pinsan. Hanggang isang araw. Seryoso mo ngayon na. Paeng! Paeng! Ba't ka ba nagpunta rin doon sa eskwela ko, kasi? Nandito ako para sunduin ka. Sunduin? Bakit? Ha? Batang walang isip pa ako para sunduin dito sa eskwela? Di naman na, di ba? Teka, ano ba kailangan mo sa akin? Paeng, patawarin mo na ako. Pati na tayo. Tapatin mo nga ako. Bata pa ba ang tingin mo sa akin, ha? Utu-utu ba ang tingin mo sa akin? Pwes hindi ako ganun. Nagsiselos ka ba? Ano, Paeng? Bakit natahimik ka dyan? Pakiusap, huwag ka na magselos kay Nestor. Kaibigan ko lang siya. Teka, ha? Ako? Magsiselos? Celia, ba't naman ako magsiselos? Hindi ako manhid. Nagsiselos ka, bakit naman ako magsiselos, ha? Sige nga, bigyan mo ako ng dahilan para magselos ako. Hindi naman kita shota, ah. Hindi kita nobya, hindi kita girlfriend. Tsaka, ano ba, magpinsan tayo, di ba? Alam ko namang may pagtingin ka sa akin. Pagtingin? Nababaliw ka na ba? Huwag kang ang ipokrito, Paeng. Tanggi ka ng tanggi na wala kang gusto sa akin, pero iba ang pinapakita ng kilos mo. Ano, Paeng? Magtapat ka na... Okay, sige. Aaminin ko. Gusto nga kita. Okay na? Baka gusto mo, ulitin ko pa. Paeng. Oh, Celia. Mahal kita eh. Alam kong mali ito, pero... Pero hindi ko papigilan yung sarili ko eh. Alam mo, masaya ako kapag kasama kita. Ikaw yung kumukumpleto ng araw ko eh. Celia, ikaw yung pinapantasya ko. Sa mga panaginip ko, ikaw palagi yung kasakasama ko. Niyaya ka, hinahal ka. Alam mo ba? Ha? Alam mo, para akong baliw dahil sa kakaisip sa'yo eh. Nandidiri man ako sa sitwasyon natin, pero hindi ko mapigilan yung sarili ko. Ano?
Pagkatapos ba nito, lalayuan na ako? Ano, Celia? At bakit naman kita lalayuan? Paeng! Kung hindi ka lalayo, pwes ako ang lalayo. Nakukonsensya ako, Celia. Pinagnanasahan ko ang sarili kong pinsan. Mahal mo ba talaga ako, Paeng? Bakit, ha? Kapag sinabi ko ba sa'yo na mahal kita, mamahalin mo rin ako? Oo naman! Mahal din kasi kita. Ewan ko ba kung anong nangyayari sa akin. Alam mo ba, kaya hindi ako nagkakaroon ng kasintahan kasi ayokong ibang lalaki. Ayoko sa ibang lalaki maliban sa'yo. Matagal na akong may gusto sa'yo, Paeng. Kaso, hindi ko masabi-sabi sa'yo kasi nga, nahihiya ako. Pinsan kita. Tapos, 4 na taon pa ang tanda ko sa'yo. Alam ko, Celia, nagtataka ako bakit hindi bilang pinsan yung nararamdaman ko sa'yo eh. Iba eh, iba talaga eh. Kaya nga malakas ang loob ko sabihin sa'yo na mahal kita kasi nararamdaman kong magkaibang dugo ang nananalaytay sa mga ugat natin eh. Ewan. Basta Paeng, kung mahal mo ko, iparamdam mo lang sa'kin. Ipaparamdam ko rin sa'yo kung gaano kita kamahal. Celia, mahal kita. Mahal din kita, Paeng. Popoy at Asmin, hindi namin alintana na magpinsan kaming dalawa. Hinahalikan ko siya. Niyayakap. At hanggang sa umabot na nga kami sa pagsisiping. 18 anyos ako noon, habang 23 naman si Celia. Popoy at Asmin, masasabi kong perpekto na ang relasyon namin. Kasal na lang talaga ang kulang. Pero alam naman naming dalawa na hindi kami pwedeng ikasal dahil nga magpinsang buo kami. Pero katulad ng ibang relasyon, ay binagyo rin kami ni Celia ng mga pagsubok. Mas matindi nga lang ang sa amin dahil bawal ang relasyon namin, kaya marami talaga mga komplikasyon. Samantala, may dumating na ibang babae sa buhay ko. Hindi ko siya mahal pero siya ay patay naman sa akin. Kaya gumawa siya ng paraan para mapikot ako. At nagtagumpay nga siya. Ang seryoso mo ngayon ah. Nakakapanibago ka. Paeng, may problema ba? Wala. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Paeng, sabihin mo sa akin. Baka matulungan okay, kita. Okay. Sasabihin ko na sa'yo. Celia. Celia, nakabuntis ako eh. Ano? Nakabuntis ka? Celia. Celia, pasensya na. Hindi ko na kasi nasadya eh. Kasi nabuntis kayo aklase ko. Pero Celia, hindi ko kagustuhan yun. Pinikot lang niya ako eh. Hindi ko alam yung gagawin. Paeng! Matin mo nga ako. Mahal mo pa ba ako, oh, ha? Oo. Oh, mahal na mahal kita. Mahal kita higit pa sa buhay ko. Eh bakit mo binuntis yung kaklase mo? Akala ko ba magiging tapat ka sa akin? Siya, aksidente yung lahat. Aksidente. Ngayon nakabuntis ka na. Kanino ka sasama, ha? Sa akin o sa kanya? Hindi ko alam. Celia, di ko alam. Naguguluhan na ako. Malamang. Sa kanya ka sasama. Sigurado. Oras na malaman ng tatay mo. Ipapakasal ka niya sa nabuntis mo. Ang sakit ng ginawa mo sa akin, Pae. Celia. Niloko mo ako. Celia. Kung mahal mo talaga ako, hindi ka magpapapikot sa kanya. Celia, hindi ko pakakasalan yung nabuntis ko. Hindi. At sino pakakasalan mo, ha? Ako? Pae, hindi mo ako pwedeng pakasalan kasi magpinsan tayo. Celia, ayoko magkahiwalay tayo. Hindi ko kaya. Panagutan mo yung nabuntis mo. Pakasalan mo.
Kawawa naman yung magiging anak mo kung hindi mo pakakasalan yung ina niya, diba? Wala na siyang magigis ng ama. Tess, ayoko, ayoko. Ayoko. Siguro, ito na yung panahon para tapusin ang kalokohan ito, bae. Maghiwalay na tayong dalawa. Hindi, Celia, hindi. Hindi ako makikipaghiwalay sa'yo. Parang awa mo na, huwag mo na maggawin sa akin ito, pakiusap. Mali na itong relasyon natin, paeng. Magpinsan tayong dalawa. Sa totoo lang, minsan nadidiri ako sa ginagawa natin kasi nagkakainan tayo ng sarili nating laman. Mali itong relasyon natin, hindi. Paeng. Hindi mali itong relasyon natin. Nararamdaman ko, hindi tayo magpinsan. Ganon. Sino ang ampon sa ating dalawa, ha? Ako? Ikaw? Paeng, tama na! Hindi, Celia, hindi! Mas kailangan ka ng magiging anak mo. Pakasalan mo yung babaeng binuntis mo. Huwag kang maging duwag. Harapin mo yung problemang pinasok mo. Celia, mahal kita eh. Mahal kita, Celia. Matutunan mo rin namang mahalin yung babaeng nabuntis mo. Hindi! Hindi, Celia, hindi! Paeng, tapos na tayo. Celia! Celia, pakiusap naman. Celia, payakapin naman. Pitiwan mo ako. Celia. Ano ba? Huwag mo nga akong yakapin. Hindi kita bibitawan, Celia. Pitiwan mo ako. Kasi kung hindi, baka makalimutan kong magpinsan tayo. Celia! Kung mahal mo ako, hahayaan mo akong magdesisyon sa mga bagay kung saan ako magiging maligaya. Hindi ka magiging maligaya kapag wala ako. Tandaan mo yan. At sino may sabi sa'yo niyan, ha? Sige na, Paeng. Mauuna na ako. Celia! Paalam. Celia! Celia, bumalik ka rito. Celia! Celia! Sige. Kung yan ang gusto mo, panalayain kita. Kung magiging maligaya ka kapag hiniwala na kita, sige, gagawin ko. Pero tandaan mo na mahal kita. Celia, mahal kita. Popoy at Asmin, sising-sisi ako sa mga nangyari. Nagpadala ako sa tawag ng laman kaya hayon, napikot ako at nabuntis ang babaeng hindi ko naman mahal. Dahil doon, nagkahiwalay na kami ni Celia dahil siya na mismo ang may kagustuhan. Kahit sobrang sakit na mawalay sa taong mahal mo, ay tiniis ko yon. Una sa lahat, kasalanan ko rin naman dahil ako ang nanloko sa kanya. Pangalawa, tutol ang Diyos sa relasyon namin dahil syempre, magpinsan kami ni Celia. Kaya siguro, siya na rin ang gumawa ng paraan para magkahiwalay na kami. Popoy at Asmin, pagkatapos ng hiwalayan namin ni Celia, ay nagunaw na ang mundo ko. Bumagsak na ang interes ko na mabuhay to the point na tumigil ako sa pag-aaral. Wala akong ginawa noon kundi ang umiyak ng umiyak at madalas kong isumbat sa Diyos na sana hindi kami ginawang magpinsan ni Celia para hindi kami nasasaktan ng ganito.
Dear M.O.R. Candles burning, glasses are chilled, and soon ay, regular. I'll be back. Ay! Ako dumidighay. Oops. Hindi ka dumidighay. Charing. Hindi ka dumidighay. Oo nga. Ay, baka nangihinang yung katawan sa hangin na lalabas. Kaya nga, no? Lamang tiyan din yan. Mamaya daw sa, hindi daw sa bibig lalabas eh. Sa tenga. Alam na. Oras natin mga kapamilya, 12:57 na po ng tanghali at ang oras. Hatid sa ating yan ng Maggi Magic Sinigang at ng Excellente Brandy. Hasmin, ikaw ba? Hindi. Sa mga family reunion nyo, oh. Meron ka bang pinsan na sabihin na natin crush? Wala. Wala? Kasi yung mga pinsan ko, ano yung mas bata talaga sa akin. Ikaw ang isa sa pinakamatatandang pinsan. Ako yung pinakamatanda. Sa bagay, 42 ka na ano. Cheers. Yung mga pinsan ko kasi mga kidilets pa, mga teenager. Pero yung mga ibang malalayang pin, mga second degree cousin. Wala talaga. Wala talaga. So, hindi mo na-experience yung mga ganyan. Parang ang ganda naman ni pinsan o kaya ang gwapo naman ni pinsan. Hindi. Hindi ko talaga na-experience. Yun. Yun nga. Kasi bukod sa hindi ko naman lahat pa nakikita yung mga pinsan ko. Ang mga nakikita ko lang kasi yung mga first cousin ko lang talaga. Pero kung tinatanong mo kung posibleng mangyari sa akin yun, siguro kung hindi ko alam na pinsan ko at nagwapuhan ako, posible. Posible, ano? Posible, oo. Eh, ikaw, Popoy, naranasan mo na ba? Iniisip ko nga eh. Magka-type sa pinsan mo. Parang hindi naman. Hindi naman. Parang pero, hindi. Katulad ko ba, posible din, if ever. Pero masasabi ko na, kunyari, maganda yung pinsan ko, pogi yung pinsan ko. Siyempre, kamag-anak eh. Ayan, yung mga ganyan. Masasabi ko yun, pero dahil nga alam mong pinsan, hindi mo pinababayaang ma-develop into something else. Tama. And I think, Popoy, malaki rin ng parte siguro ng mga magulang dyan. Mm-hmm. Kasi kung una pa lang, parang pinapag-close na kayo ng, ayan, pinsan mo yan, pinapakilala mong maigi at kinoconsider mong or pinapakita mo na, parte tayo ng pamilya natin, parte yan ng pamilya natin, para kayong magkakapatid. Kumbaga, in-establish ninyo yung talagang close family ties doon sa pinsan nyo na parang kadugo, hindi parang, kadugo nyo talaga at parang kapatid nyo na nga, I don't think maaring mangyari yun. Dito sa kaso ni Paeng tsaka ni Celia, bakit parang nagkikita naman sila? Alam naman nila from the start. Siguro. Na magpinsan. Ano nga kaya yung nararamdaman? Kasi pwedeng pwedeng nagkamali. Siguro siya, may edad na si Paeng, no? Ayoko naman tawagin na tito. Correct. Mang Paeng na lang. Siguro, Popoy, kapag siguro kasi diba antagal nilang hindi nagkita? Oo. Iba kasi, halimbawa, imagine mo na lang, kung parehas matagal kayong... Matagal nga raw, 3 months. Tagal yun, ba? Halos din niya na makilala yung pinsan niya. Diba nga, matagal na pa, charing. Pero, siguro may difference, Popoy, kapag halimbawa, yung pinsan mo, sabay kayong lumaki. Yun nga, na-establish na parang magkapatid kayo. I don't think magiging, or mahirap maging posibleng magka-inlaban kayo. Pero kung yung halimbawa, nag-meet kayo agad. Ayun, kumaga, bata pa lang nagkita na kayo, pero merong... May gap. May gap. Halimbawa, bata pa lang nagkita na kayo, alam nyo magpinsan kayo, pero after 10 years, saka kayo ulit nagkita. Diba? May pagkakaiba. Malaki syempre, sa itsura pa lang. Correct. Yung parang biglang nagkita na nga lang kayo, siguro may posibilidad, just like any other, yun nga, yung attraction, pwede. Pero baka dati, nung bata pa kayo, sabay kayo naliligo. Ngayon, baka nangyari kina Paeng, tsaka kina Celia, ganyan din. Minsan, dati nagsasabay tayong ligo. Tara, sabay tayo. Hindi ko kinero yung sinabi ni ni sino ba to? Yung babae si Celia, kakainan ng laman. Hindi, kasi parang ganun yun. Ganun ang sabi ng mga matatanda. Kinakain mo yung sarili mong laman. Diyos ko, haggard. Ibig sabihin, ganun kalala yung ginagawa mo. Correct. Okay. Eto na muna, mga reaksyon ng mga kapamilya natin. Sabi ni Jonna Calios, magandang hapon sa inyo, Guapopoy at Baby Girl Hasmin. Napaka-komplikado naman ang buhay ni Kuya Paeng. Dapat, Kuya, panindigan mo na lang yung nabuntis mo. Maging responsable ka na lang. Hindi talaga siguro kayo meant to be ni Ate Celia, kaya nangyari yan. Nakaka-intriga naman ang part 2 ng storya ng Dear M.O.R. Mula naman kay Lyra Suarez sa Glipo. Ayan,
Pretty Yasmin and Guwapo Poy, grabe ka naman, Paing. Kaloka ka, tinuhog mo na nga ang pinsan mo. Niloko mo pa at nakabuntis ka pa at sasabihin mo pang hindi mo sinasadya. Ay nako, kaloka ka. Paing ka, diri ka. Yan ang sabi ni Lyra Glipo. Yeah, no, ito, sabi niya Marisa Ortizio, Popoy at Yasmin, ano itong napapakinggan ko? Magpinsan, nagmamahalan sila, kakaumpisa pa lang ng kwento, parang gusto ko ng maluha. Mainis kasi nakaka-relate ako sa kwento dahil ganyan din ang nangyari sa mama ko. Pinsan din niya ang minahal at pinagpalit sa papa ko. Kaya lumuwas ako ng Maynila dahil kahihiyan ang ginawa nila. Oo, sabi ni Marisa. Wala naman kay Jonathan ng Baliwag, Bulacan. Baby girl, Yasmin at Popoy. Wow, grabe. Gulat ako sa storya ngayon. Grabe, magpinsan. Buo ay magpartner, nagkakatikiman pa. Wala na ba kayong dignidad sa sarili nyo? Hindi na kayo nahiya. Maraming tao sa mundo, hindi kayo karapat-dapat magkatuluyan. Ah, ito, Guwapopoy at Tandang Yasmin. Saan? Ayan o. Saan? Dito. Nagbabasa lang ako, sabi niya, hi, Guwapopoy at Tandang Yasmin. Sino? Huwag mo basahin yan. Sino to? Katalagang hindi naglagay ng pangalan. Hindi naglagay ng pangalan. Tandang Yasmin, yan. Mas matanda kaya tsura ni Popoy sa akin. Eh kaso nga, ikaw yung tunog matanda. O, tignan mo yung pagsasalita mo. O, tumawa ka. Ay, yung parang nanalo sa madjong. O, kaya yung parang nakatodas. Parang ang demonyo yung tawa. Sabi mo, todas! Sabi mo, bingo! Bingo, pare! Ito, sabi niya, Guwapopoy at Tandang Yasmin. Grabe naman sila. Dapat hindi sila pwede magkarelasyon dahil magpinsan sila. Dapat ibaling na lang sa iba ang nararamdaman. Ito naman, sabi niya, ang hirap naman ng ganun. Magpinsan tapos nagkagustuhan sa bagay. Sa bagay, hindi mo naman pwedeng turuan ng puso kung sino at ang dapat mong mahalin. Kaya tadhana na ang naglayo sa kanila kasi gumawa na ng dahilan ng Diyos para hindi magkatuluyan dahil nakabuntis si Paeng. Galing yan kay Marisa ng Laguna. In fairness, agree ako dyan. Siguro nga tama na rin yung nangyari, no? Para... yun nga. Para matigil na yung pagawa nyo na kasalanan. Chenilin boom boom pao nyo. Mm-hmm. Ayan, tsaka sa medical, ano, di ba? Merong pagka may masyadong malap. Oo, may mga complications. Correct, because ang X na chromosomes at ang yes. Y chromosomes, mm-hmm. There are chromosomes. Yes. At least we know the X at, and Y chromosomes. At least we know the chromosomes, but the spelling, I'm not sure. Let's move on to chlorophyll. Chlorophyll is needed ano to... Bakit? Halaman ba yung ano? Eh, nadiligan. Oh. Mga ano, tigang halaman. Chlorophyll para sa ano? Sa yung chlorophyll sunlight. Chlorophyll, para yan sa mga mancho sa damit. Yung chlorophyll, ginagamit yung mga labandera. Iba yun. Ano yun? Clorox. Ay, Clorox ba yun? Chlorophyll kasi yung tatak ng Clorox namin. Charing. Ayan, at sabi nga mga kapamilya, maya-maya alamin natin sa part 2 ng storya ni Paeng kung ano na ba ang gagawin niya, paninindigan ba niya yung nabuntis niya o ipaglalaban pa rin niya ang maling relasyon niya with Celia. Ayan, natamatin din ito, Yasmin. Abay, baka habang pinaglalaban nila, baka may mamuurin. Mamuong sama ng panahon. Charing. Mamuong sama ng loob, syempre, sa mga pamilya nila. True lalumbang. Alamin natin yan maya-maya, mga kapamilya. Oras natin, 1:05 na po ng hapon. At syempre, programang Dear MOR hatid sa inyo ng GSM Red. Kasama niyo po pa rin, baby girl Yasmin. At ako naman, DJ P, DJ Popoy. That's my Guwapopoy. Kasama si Tandang Yasmin. Alam mo, ha-huntingin ko talaga. Nandiyan yung number na nagsabi niya na, no? Te-text mo? Tawagan mo. Ikakalat ko yun. Ikakalat ko. Charing. Mga kapamilya, manalitiri kayo nakatutok dito lang sa MOR. Sabi mo? Karma din. Charing. Ayan. Oy, sadali nga lang. Salamat muna tayo sa ating ano sponsor. Salamat ulit sa aming sponsor, GSM. Manatiling nakatutok dito sa MOR 101.9. My only radio for life. Ang programang ito ay nakaka-PG, nakaka-pogi, at nakakaganda. Feeling! Dear M.O.R.
Popoy at Asmin, madalas kong tanungin noon sa Diyos kung mahal niya ba ako o hindi. Dahil kung mahal niya ako, hindi niya sana ako hinayaan na umibig sa sarili kong pinsan. Hindi niya ako hahayaan na umiyak at masaktan ng todo. Buong akala ko talaga ay hindi ako mahal ng Panginoon, kaya nagsimulang mawalan ako ng pananampalataya sa Kanya. Pero Popoy at Asmin, nagkamali ako. Dahil unti-unti rin akong nakabangon sa sakit na naramdaman ko nang dumating sa buhay ko ang anak kong si Tiel. Nakatuon na lamang noon ang mundo ko sa anak ko. Hindi ko pansin noon si Tess, ang babaeng nabuntis ko. Nag-live-in kami ni Tess taong 1970, pero hindi rin kami nagtagal. Hiniwalayan ako ni Tess at iniwan niya ako at ang anak ko sa akin. Tsaka siya sumama sa ibang lalaki. At dahil gusto kong magbagong buhay kasama ang anak naming si Chell, ay nagdesisyon akong manirahan na sa aming bayan sa Pozo Rubio, Pangasinan. Pero noong araw na paalis na ako, ay isang babae ang aking nakilala na magiging bahagi pala ng buhay ko sa hinaharap. Excuse me, ho. Ali, may nakaupo ho ba dito? Ha? Wala pa. Pwede ho bang umupo? Sige, umupo ka. Salamat, ho. Teka, iho. Anak mo ba? Oo. Kakabagin niyang anak mo kapag hinayaan mong umiyak ng umiyak yan. Ilang beses ko na kung sinubukang patahanin ng anak mo. Ayaw na yan, eh. Hindi ko naman po alam, ho. Kung ano problema, kakapalit ko lang naman ang lampin niya. Eh, baka naman nagugutom na. Ikakapainom ko lang po sa kanya ng gatas eh. Ako ganun ba? Gusto mo ako na lang magpatahan dyan sa anak mo? Marunong ako mag-alaga ng bata. Sige. Ito. Sige, amin na. Tahan na, anak. Huwag ka na umiyak. Ayan na mo, diba? Medyo napapakalma ko na siya. Kita mo na, napatahan ko na yung anak mo. Ang bilis pa na makatulog nito. Salamat ho, Ali. Teka, pansin ko, kamukha mo tong anak mo, ha? Para kayo pinagbiyak na bunga. teka, matanong ko lang, nasaan na ba yung nanay niya? Iniwan ho kami ng nanay niya. Ay, naku, ano ba naman yan? Napakasama naman ng asawa mo kung ganun. Hindi naman po kasi kami kasal, kaya malakas po yung loob niyang iwanan ako. Pero bakit pati naman yung anak niya, iniwan niya? Nasa naman ang konsensya ng babaeng yun? Ay, naku. Taga Pangasinan din ho ba kayo? Oo, Pangalatok ako. Ikaw ba? Talaga ho? Saan ho sa Pangasinan? Sa ano? Pozo Rubio. Talaga? Taga Pozo Rubio din ho kasi ako. Ganon? Doon ho ako lumaki. Akalain mo nga naman, magkababayan pa pala tayo kung ganon. Siya nga ho pala. Ano hong pangalan niyo? Ako nga pala si Binyang. Ikaw, iho? Paeng po, Paeng. Paeng? Ay, naku nga pala ha. Uunahan na kita. Madaldala akong katabi. Kaya pasensya ka na. May ilang oras din tayo magkakatabi. Naku, ayos lang ho yun, Ate Binyang. May pagkamadaldad din kasi ako, kaya wala ko kayong dapat alalahanin sa akin. Huwag mo na akong tawaging ate. Ano ka ba naman? Binyang na lang. Sige. Asya nga pala, ilang taon ka na ba? 19. Ay nako, ang bata mo pa para magkaanak. Ay nako. Ako naman, kung tatanungin mo 40 na ako. Pero hindi halatang 40 ka. Mukha ka kasing bata eh. Ang bola pa ito ha. May asawa ka na? Nako, ano ka ba? Dalaga pa ako. Pero marunong ka mag-alaga ng bata. Kasi, dati ako nagtrabaho bilang yaya. At saka, nag-alaga din ako noon ng mga pamangkin ko. Ganun ba? Mm-mm. At teka, bibisita ka lang ba sa Pozo Rubio? Hindi. Doon na ako titira. Ah,
Eh, paano yan? Hindi ka na bababalik ng Maynila kung ganun? Hmm, ganun na nga. Marami kasi akong hindi magagandang alaala sa Maynila eh. Eh di, pagdating mo sa Poso Rubio, eh maghanap-hanap ka ng trabaho para masuportahan mo naman tong anak mo. Kawawa naman. Ganun na nga siguro. Hmm, teka. Ay, kaibigan nga pala ako. Ano nga bang posisyon nun? Ayun, factory supervisor siya. Eh, ayun, nangangailangan daw yung factory nila ng mga trabahador. Eh, kung gusto mo, pwede ka mag-apply sa factory nila. Eh, anong klaseng factory? Ano nga ba yan, teka? Ayun, factory ng mga pagkain, mga bagoong, ganun. Ano? Okay lang. Ayun, madaling trabaho lang naman yun. At saka, okay naman ang sweldo. Idagdag mo pa na napakababait na magiging amo mo ron. Basta mag-apply ka, ha? Ako nang bahala sa'yo. Baakir mo ako. Talaga? Oo. Oo ba? Hindi ko sasayangin yung pagkakataong to. Binyang, salamat, ha? Ipapasalamat ako at nakilala kita. Alam mo, hulog ka talaga ng lakit sa akin. Popoy at Esmin, sa tulong ni Binyang ay nagawa kong magbagong buhay. Sa tulong niya, nakapagtrabaho ako sa isang bagoong factory dito sa Poso Rubio. Naging magkaibigan din kami ni Binyang at masasabi kong masaya at kumpleto ang araw ko kapag kasama ko siya. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unting nagkaroon ng puwang si Binyang sa puso ko. Ewan ko ba, pero hindi ko mapigilan na tumibok ang puso ko para sa kanya. 19 anyos lang ako noon. Siya naman ay 40 na. Pero hindi naging hadlang ang edad para mahalin ko siya. Noong una akong magtapat ng pag-ibig sa kanya, tinanggihan niya ako dahil parang anak lang daw ang turing niya sa akin. Pero hindi ako tumigil noon sa kakasuyo. Bagamat aaminin kong naguguluhan ako kung pagmamahal ba ang nararamdaman ko nga para sa kanya. Ganun pa man, tinuloy ko pa rin ang panliligaw at naging kami rin ni Binyang. Kaya nga makalipas ang ilang buwan ay inaya ko na siyang magpakasal. Nasa tapat na tayo ng altar. Paeng, ano bang meron? Eh, bakit mo ako dinala dito? Teka, parang nahuhulaan ko na. Tama ka, Binyang. Nandito tayo para personal na sabihin sa'yo na gusto kitang mapangasawa. Ha? Binyang, gusto kitang pakasalan. Tatanggapin mo ba ako bilang kabiyak mo? Ano ba yan? Hindi ko alam ang sasabihin ko. Paeng, kasi naman eh. Ba't ka ba nabibigla dyan? Pasensya na ako, nabigla kita ha. Binyang, gusto ko lang na malaman mo na mahal kita. Na handa akong ibigay sa'yo ang sarili ko para maging asawa mo. Alam ko naman yun, Paeng. Alam ko na mahal mo ako. Kaya, oo, tinatanggap ko. Talaga? Oo. Talaga, salamat, Binyang. Palakot naman, oh. Sobrang saya ko ngayong araw na to kasi natupad din sa wakas yung matagal ko na pinapangarap. Tinanggap ko ang alok mong kasal kasi mahal na mahal din kita. Ang totoo niyan, Paeng, matagal ko na rin gustong lumagay sa tahimik kasama mo. Matagal ko na kasing pinapangarap to, eh. Alam mo, Binyang, ikaw lang ang pinapangarap kong mapangasawa. Ikaw lang ang hinahanap-hanap nitong puso't isipan ko. Kaya ngayong ikakasal na tayo, eh, nangangako ako sa'yo na magiging mabuting asawa ko at haligin ng tahanan sa'yo at sa magiging pamilya natin. Binyang, sumusumpa ako ngayon na ikaw lamang ang mamahalin ko habang buhay. At nangangako ako na hindi kita papaiyakin o lulukuhin. Hindi kita iiwanan. Magsasama tayo hanggang kamatayan. Ayan, saksi ang Diyos sa mga pangakong binitawan ko sa'yo. Ay, salamat pa, Eng, ha? Napakaswerte ko pala kasi mapapangasawa kong isang lalaking mahal na mahal ako. Kahit na matanda na ako,
At malaking agwat nating dalawa, eh eto, minahal mo pa rin ako ng buong buo. At hindi ka nahiya sa mga tao na kapaligid sa atin. Pinaglaban mo ako sa mga humuhusga sa atin. Maraming salamat, Paeng, ha? Pero, Paeng, paano na yung tatay mo? Eh, kailan ba natin sasabihin sa kanila yung tukol sa relasyon natin? Mabait naman si Itay. Saka hindi tayo dapat mang problema dun. Matatanggap niya yung relasyon natin. Paeng, magiging mabuting asawa ko sa'yo. Pinapangako ko yan. At kung magkakaanak pa tayo, kahit na may edad na ako, magiging mabuting ina ko sa mga magiging anak natin. At ipinapangako ko rin, ikaw lang. Ikaw lang ang mamahalin ko. Alam mo, gusto ko nang maikasal agad sa'yo, mahal ko. Alam mo, kung tutuusin, para na rin tayo kinasal. Kasi nagsumpaan na tayo sa harap ng Diyos. Kaya lang, kasalan lang sa wisang kaya kong ibigay sa ngayon, ha? Ano ka ba? Wala namang kaso sa akin yun, mahal ko. Pero huwag kang mag-alala. Kapag nakaipon ako, pakakasalan din kita sa simbahan. Ikaw ang bahala. Pero Paeng, tandaan mo ha, ayos lang sa akin kahit saan mo ako pakasalan. Ang importante sa akin, maging legal ang pagsasama natin. Yun lang, masaya na ako dun. Basta Paeng, huwag mo kakalimutan ng mga pinangako mo sa akin ha. Makakaasa ka sa akin. Hindi ko makakalimutan ang mga pangako ko sa'yo. Panghahawakan ko yung mga sinabi mong yan. Pero makakaasa ka rin naman sa akin na isa sa puso ko yung sumpaan natin ngayon sa harap ng Panginoon Diyos. Binyang, Lika. Uwi na tayo. Paeng? Celia? Anong ginagawa mo dito sa Pozo Rubio? Wala. Nagbabakasyon. Biruin mo, Paeng. Magkikita pa pala tayo dito sa simbahan. Paeng, sino ba siya? Si Celia pala. Pinsan ko. Celia, si Binyang. Nobya ko. Nobya mo siya? Parang ang laki naman yata ng tanda sa'yo ng nobya mo. At saka, Binyang, tama ba ako? Oo, tama ka. Parang nakita na kita. Hindi ko lang matandaan kung saan o kailan, pero hindi ako makapaniwala na may relasyon kayong dalawa ng pinsan ko. Binabati ko kayong dalawa. Salamat. Salamat, Celia. Kamusta ka? Ayos lang naman ako. Siguro naman, masaya ka na pa sa buhay mo ngayon, ano? Tama ka. Masaya na ako. Nandito na si Binyang sa tabi ko eh. Siya nga pala, Celia. Magpapakasal na kami ni Binyang, ha? Talaga? Oo. Ang totoo niya ni, kakaaya lang sa akin ang pinsan mo kanina. Alam na ba ito ng tatay mo, Paeng? Hindi ko pa nasasabi kay Itay, pero tingin ko lang papayag naman yun eh. Naku, panigurado magugulat si Tito sa inyong pag nagkataon. Oo, paano? Sige, mukhang nakakastorbo ba yata ako sa inyong dalawa. Sige, haalis na ako. Sige, Celia. Ingat ka, ha? Paalam, paalam. Popoy at Asmin, hindi ko akalain na magkakasalubong pa ang landas namin ni Celia. At aaminin kong nakaramdam pa rin ako ng kirot sa puso pagkakita sa kanya. Pero minabuti kong kalimutan siya dahil may Binyang na ako. Kaya nga makalipas ang isang buwan simula noon ay nagpakasal na kami ni Binyang sa West sa Alaminos. Tapos bumalik kami sa Pozo Rubio at namuhay kami bilang mag-asawa. At dahil sa nakatuon ang buong atensyon ko bilang haligi ng tahanan, at dahil sa takot na rin na marinig ang pagtutol ng aking ama kay Binyang, ay inilihim ko na muna sa ama ko na may asawa na ako. Bagamat regular akong sumusulat sa kanya doon sa Maynila, hanggang sa isang araw, naipagtapat ko na rin sa tatay ko ang totoo at sinabihan niya ako na umuwi na
ng Maynila. Agad naman akong pumayag sa kagustuhan niya. Oh, Binyan. Dahan lang sa pagbaba sa bus. Oo. Ayan. Ay, salamat ah. Siya nga pala. Anong oras daw tayong susunduin ng tatay mo? Eh, ngayon daw mismo. Baka mahuli lang ng konti. Anong oras na ba? Eh, mag-aalas 4 na ng hapon. Ganun ba? Parating na yun. Halika, Binyan. Puha muna dito. Dito muna tayo. Sige. Para makapagpahinga ka rin. Kailangan mong magpahinga dahil malapit niya kabuhanan mo. Oo. Daan lang. Salamat, Taeng, ha? Teka, mahal ko. Uy, may problema ka ba? Napabasin ko sa'yo itong mga nagdaan linggo, eh. Matamlay ka. Tapos palaging malalim yung iniisip mo. Teka, may bumabagabag ba sa'yo? Nagugutom ka ba? Bibili na ako ng pagkain, ha? Hindi. Busog pa ako. May banyo ba dito sa terminal? Oo, meron. Meron. Bakit? Naihi ka ba? Oo. Ganun, balik-alik. Sasamahan na kita. Huwag na. Baka hindi tayo magkita ng itay mo niyan eh. Hintayin mo na lang siyang dumating, ha? Pero... Paeng, kaya ko pa. Huwag ka mag-alala sa akin, ha? Masya, sige. Hintayin na lang kita rito. Paeng, anak ko. Tay, kamusta? Kamusta po kayo? Ako, anak. Mabuti naman ako. Ikaw, kamusta ka na? Nasaan na ang asawa mo? Nagbanyo lang po si Binyang. Mabuti naman ako, Tay. Nagtatampo pa rin ako sa'yo, anak. Bakit naman? Bakit nagpakasal ka agad na hindi mo mala sinasabi sa akin? At saka, hindi ka umuwi sa atin nung mahigit isang taon. Tay, pasensya na po, ha? Naging abala po kasi ako sa trabaho, kaya hindi po ako nakauwi sa atin. Tay, natatakot po ako na naitakwil niyo po kasi... Dahil sa asawa ko. Ay, naku. Anak, tatanggapin ko naman kahit sinong piliin mo mapang-asawa. Hindi ako tututol. Ibig sabihin pala, kung hindi ko sinabi sa sulat na ayos lang sa akin na mag-asawa ka na eh, hindi ka man lang magpaparamdam sa akin. Tay, patawad po. Oo naman. Pinapatawad na kita. Oo nga pala, bakit hindi ka man lang nagpadala ng litrato ng asawa mo sa akin? Tay, pasensya na, pero... Wala kasi akong camera eh. Alam niyo naman, medyo mahirap ang buhay namin dun sa Puzo Rubio. Sige. Naintindihan ko. Paeng, anak. Tay. Labis ako nag-aalala sa'yo. Tay, namiss ko po kayo. Ako rin, anak. Paeng, gusto kong makita yung Binyang na yan. Alam mo, anak, nabanggitin mo sa akin ang tungkol kay Binyang. Kinabahan talaga ako. Oh? Bakit naman po? Ewan ko, Paeng. Basta. Paeng, dito na ako. Tay, si Binyang po, asawa ko. Binyang? Diyos ko. Tay? Ikaw ang asawa ng anak ko. Tay, bakit? Bakit? Ikaw? Ikaw ang tatay ni Paeng? Hindi ito maaari. Diyos ko. Adoy! Nasaan na yung ano ko na pinaampun ko sa'yo, ha? Nasaan na? Binyang, wala kaming anak ni Mabel. Kaya si Paeng ang tinuring naming anak. Tay, teka. Binyang, anong ibig sabi? Teka, naguguluhan ako eh. Anong... Ampun ka lang namin ni Mabel. Paeng, hindi kita tunay na anak. Tay, ano? Tay, hindi totoo yan, hindi. Hindi totoo yan. Yun ang totoo, anak. Ibig sabihin, hindi ko pinsan si Celia? Oo, Paeng. Hindi. Teka lang. Adoy, si Paeng ba? Ano? Siya ba? Sumagot ka! Doon tayo sa bahay mag-usap-usap. O dito. Paeng, hindi kayo pwedeng maging mag-asawa ni Binyang. Ikaw, Binyang, pumasok kayo ng anak ko sa malaking problema. Tay, Binyang, ano ba? Ano ba naguguluhan na ako? Ano ba? Hindi kayo pwedeng maging mag-asawa ni Binyang.
kung ganun. Binyang! Anak mo si Paeng! Siya yung pinaampon mo sa amin ni Mabel! Sarili mong tugo at laman ang asawa mo! Diyos ko, bakit kailangan ko tay, narito? Tay, sabihin niyo sa akin na nagsisanungaling lang kayo, tay. Pakiusap mo, tay. Oo! Paeng! Nanay mo si Binyang! Pero paano? Kaya ba't hindi mo naman sinabi sa akin na may anak ka? Akala ko... Disgrasyada ako babae, Paeng. Ano kita sa pagkakasala? Ang totoo niyan, hindi ko alam. Hindi ko alam kung sino yung tatay mo. Paeng. Patawad, pero meron dati ako babaeng bayaran. Pinsyong naman. Hindi kita kayo buhay noon, kaya pinamigay na lang kita. Binigay kita kina Aden kasi... Kasi nabalitaan kong gusto nila mag-ampon ng anak. Di ba, Arito? Hindi! Disko naman! Disko! Ano? Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo kung nagsinungaling kami ni Babel sa'yo. Disko. Di ba pinahinulot ang mangyari sa akin? Kaya pala iba'y nararamdam ako kay Celia. Kaya pala minahal ko siya na higit pa sa pinsan. Anong ibig sabihin, anak? Tay, nagkaroon kami ng relasyon ni Celia. Kahit na alam namin na magpinsan kami. Kaya pala kahit minsan hindi ako nantinis na relasyon namin kasi... Kasi hindi pala kami magkadugo. Maeng, matawarin mo ako. Hindi ko naman alam. Hindi ko naman ginastutuyo. Patawarin mo ako. Hindi pagmamahal ng mag-asawa ang nararamdaman ninyo sa isa't isa. Kundi pagmamahal ng mag-ina. Hindi, tay. Hindi ako naniniwala. Mahal ko si Binyang. Hindi bilang ina, kundi bilang asawa. Paeng. Gumisi ka sa katotohanan, Paeng. Iisa ang dugo at laman ninyong dalawa. Tanggapin mo man o hindi, ina mo pa rin si Binyang. Hindi. Ano na itatawag mo dyan sa magiging anak niyo, ha? Binyang! Ikaw, Paeng! Anak mo na! Kapatid mo pa! Tama na! Ikaw, Binyang! Inasawa mo ang sarili mong anak! Tama na! Tama na! Nakikiusap ako! Tama na! Maghiwalay na kayong dalawa! Binyang! Paeng! Kung mayroon pa kayong natitirang kahihiyan sa mga sarili ninyo! Popoy at Esmin, iyon ang katotohanang hindi ko matanggap hanggang ngayon. Hindi ko matanggap na si Binyang, ang babaeng minahal ko, ang siyang tunay ko palang ina. Dahil doon, halos mabaliw ako at muntik na ako magpakamatay dahil sa sobrang depresyon. Agad kami naghiwalay ni Binyang at nagpakalayo-layo ako hanggang sa panganganak niya. Pagkatapos noon, ay muli akong bumalik sa tatay ko habang si Binyang ay lumayo na. Wala na akong naging balita sa kanya simula noon. Naiwan sa akin ang anak namin na si Honorato. Oo, anak ko siya, pero kapatid ko rin siya. Pero nagdesisyon ako na huwag nang ipaalam sa anak ko ang totoo dahil alam kong masasaktan lang siya. Sa ngayon, Popoy at Asmin, ay matanda na ako. May sarili ng pamilya, si Natiel at Honorato. May mga apo na rin ako. Ako naman ay nakatira kay Natiel at nagpapatakbo ako ng negosyong kainan sa palengke malapit sa amin. Tahimik na ang buhay namin. Pero kahit ilang dekada pa ang lumipas, ay hindi mawawala ang multo ng aking nakaraan. Heto lamang, Popoy at Asmin, ang maibabahagi ko sa inyong lahat. Maraming salamat at magandang hapon. Lubos na gumagalang, Paeng.
Dear M.O.R. Candles burning, glasses are chilled and soon. Yun lang alam natin. Ang dami mga nagtitext, dahan-dahan lang po, sandali. Sandali, baka mag-hang ang aking phone. Mag-hang ang kanyang 3210. Charing! Oo naman. Ay nako, eto na muna, bago ang mga reaksyon namin ni Tandang Hasmin. Wow! At Guapopoy. Wow! Hindi ako tandang, Inahing Hasmin. Charing! Inahing Hasmin. Sorry, masyado na akong maliit para doon. Hoy, wag ka, maliit na ako. Nagpa-check ako, Popoy. Ano? Bumaba ako ng... 8 pounds. Oh. Pameme. Di ba nga? Hindi na ako ano, bentable. Hindi na ako gusto hindi nakikiluhin. Correct. Oh, ito na muna mga reaksyon niyo mga kapamilya ha. Sabi ni Rowena Timbresa, Guapopoy at Gantang Hasmin, ang totoo, ang gulo talaga ng buhay ni Paeng. Ang sakit naman ang nangyari sa kanya, ang dapat sisihin diyan yung tatay niya. Kasi hindi man lang niya pinaalam ang lahat kay Paeng, ang lahat ng katotohanan at o sana sinabi niya para wala sanang gulo. Mula naman kay Sheila Trinidad Jacinto, ay nako grabe. Puro pasabog ang story, buti ngayon maayos ng buhay nila. Isang malaking pagkakamali ang lahat, ibaon na lang sa alaala. Magsimula na lang kayo ulit ng bagong buhay. Ito, sabi ni LV, Guapopoy at Sexing Hasmin, kawawa naman si Lola Celia, dalawang beses nang nasaktan sa pag-ibig niya. Kaya Lolo Paeng, pero mas matindi pa pala itong pangatlong karelasyon ni Lolo Paeng. Nakakadiri, mag-ina, mag-syota, mas malala pa sa magpinsan na magkarelasyon. Ay, hindi nga pala sila magpinsan. Gandang hapon, Gandang Hasmin at Guapopoy. Grabe po ang kwento. Nakakaiyak, wala pong dapat sisihin kasi parehas po silang walang alam na kung magkaano-ano sila, nagmahal lang po sila. Oh, ito, sabi Guapopoy at Gandang Hasmin, buhay nga naman sobrang mapaglaro. Ang pagmamahal na nararamdaman nila sa isa't isa ay lukso pala ng dugo. Sobra akong naiyak at naawa ako kay Paeng. Sana kay Celia na lang siya napunta. Ayoko mangyari sa akin yon. Sobra ako nagulat sa kwento nyo. Napahinga ako ng malalim, promise. Yan ang sabi ni Janeline Patino ng Binyan, Laguna. Grabe ang kwento ngayon. Ang tagal ko na nakikinig ng Dear MOR pero ngayon lang ako sobrang nawindang sa mga kwento. Hindi ko siya ma-imagine. Ang lupit ng tadana kay Mang Paeng. Sobrang hirap ng naging sitwasyon niya. Buti na lang kahit paano naayos. Galing kay Ethel na nickdown ng Tarlac. Popoy, ikaw, ano ang sa tingin mo ang realization mo sa story ang ito? Ang realization na ko dito kasi this is an incest story. Mm-hmm. Naging incest lalo na yung kay ano ha. Anong una akala natin na incestuous o yung pagkain nga sa sariling laman yung kay Celia tsaka kay Paeng. Well hindi naman alam kasi hindi naman pala. Pero kung pinagpatuloy pala sana nila Hasmin, meron sa dulo na katotohanang malalaman si Paeng at si Celia. 'Di ba na hindi naman pala talaga sila konektado sa dugo bagkos ampun lang si Paeng. Correct. Pero dahil nga sa hindi nila pinagpatuloy, iginalang ang mga paniniwala. Ngayon, eto, disgrasya na talaga. Ito yung sinasabi, yung sa pangalawa na nanay mo pala, yung nadali mo. Wow, doon ako parang nagulat din talaga, Hasmin. Yun talaga, incest na incest yun. Yun ang bawal, pinanggalingan mo, naanakan mo. Pero wala rin eh, hindi ko rin masisi si Paeng. Ang nakakainis dito, yung mga taong nakakaalam ng impormasyon. Sana sila kasi nung una pa lang, inuunti-unti mo na sa tao. Ikaw ba, Hasmin? Siyempre, umubuka ng nakabukas ang mikropono. Ikaw ba, kung sakasakali, ikaw ay sabihin na muna natin simulan na ampon. Gusto mo ba malaman at your age sa ganito? Nung bata ka, siyempre ayaw mo. Magiging tampulan ka ng tuksuhan eh. Tama. Pero kapag ka mature enough ka na maintindihan, masakit yon. Pero mas kailangan malaman natin yung katotohanan galing sa mga taong pinagkakatiwalaan din natin. Yun ang pagkukulang ng magulang ni Paeng. At itong nanay niya naman, inagsinungaling rin na wala siyang anak noon. Sana naunti-unti. Sana naunti-unti na noon
Kung sinabi niya nagkaanak ako sa pagkakasala, yan ang term nila dati, anak sa pagkakasala, o yung ano dito, yung naanakan, naano lang, yung mga ganyan. Mm-hmm. Yan. Tingin ko ang lesson nito hindi kay Maeng. Kay Maeng. Kay Maeng? Paeng. Hindi lang primarily kay Paeng, Jasmine. Ang lesson nito para dun sa nanay niya. Mm-hmm. Dun sa nanay niya. Ako po, Poy, in a nutshell, sa lahat ng mga sinabi mo, ang maishishare ko lang, and it goes to to everyone who's listening right now, tandaan nyo to mga kapamilya, sa lahat ng nangyari kay Paeng at kung nasaan man kayo ngayon, whether you are in a relationship or not, it pays off to be honest. Yun lang yan mga kapamilya. Boiling point ng story ang yan is honesty. Mm-hmm. Kung sa una't una pa lang, naging totoo na yung tatay ni Paeng kay Paeng, or naging totoo na si Binyang kay Paeng. Si diba? Celia pa. Si naging totoo nga eh, si Celia tsaka correct? Si Paeng sa correct? Isa't isa eh. Sana, diba, unti-unti nabubuo yung mystery puzzle. Mm-hmm. Diba? So it really pays off to be honest sa lahat ng oras. Kasi hindi nyo alam, ang konting pagsisinungaling, ang konting pagtago ng katotohanan, malaki ang impact sa buhay ng isang tao. Oy. Diba? Pero kasi diba, kung sa una pa lang sinabi na ng tatay ni Paeng. Paeng na ampun lang pala siya, di sana hindi na niya nakilala pa si Binyang at nagtuloy na lang sila ni Celia dahil hindi naman pala sila magkadugo. It's a matter of pag-uusap lang na pinapaalam namin sa mga pinsan na hindi naman talaga kayo magkakadugo. Nagmamahalan itong kinilala niyong pinsan nung pagkabata correct. Na si so, Paeng. It really pays off to be honest. Kahit man masakit yan, diba, sabi nga truth hurts. But at least, diba, isipin nyo na lang, you might save someone from a miserable life kung naging totoo kayo dun sa taong yun. So, yun nga, huwag kayong matakot na sabihin yung katotohanan. Because at the end of the day, diba, lalabas at lalabas pa rin kung ano yung totoo. Ayan, pero sana nga huwag yung ganitong kalala. Correct, malaking chat. Ayan, kaya... maraming salamat sa pag-share mo, hindi, ayoko ng tito. Lolo Paeng, Lolo kasi Paeng. May mga apo na rin siya. Truth. Ayan, maraming salamat sa pag-share mo at sa lahat ng mga katulad mo na lalo mga nakarelate, lalo na sa mga siguro nakaranas nito. Pero correct. Sana bihirang-bihira yan. Oo nga, wag naman na sana. Oo. Grabing dagok naman ng langit yan. Anyway, mga kapamilya, sa mga gusto pa pong mag-share, very much welcome kayo. Mag-email kayo sa dearmor1019@yahoo.com. Yun. O kaya naman, kung di kayo marunong mag-email, ganito lamang po ang gagawin. Pwede nyo dalhin ng personal ang kwento dito sa aming himpilan, sa aming stasyon. O kaya naman, ipadala nyo via snail mail. Ang address, sulat mo na ate, Kauren Kuya. ABS-CBN Corporation, Sergeant Esguerra Avenue, Diliman, Quezon City, care of Dear MOR. Ang tindi ng kwento nyo, pre, ay ang lupit naman ng pasabog talaga sa huli. Pakibati nga yung mga kasama ko dito, sina Manuel, Rachel Canaveral, Ana May Cardenas, Kathy Fernandez, Mark Rempilo, Kuya Lino, Kuya Vito, at sa manager namin na si Art. Yan ang sabi niya, paring Shara. Ayan at sandali lang ha, meron pa. Ito ay yung mga nasa Doña Petra, mga Urban Boys, sina Tito June, Benjo, Dudes, Wellmel, at PO3, Larry Aldos, and Edwin Aguilar. Happy, happy birthday sa'yo in advance. May you have many more birthdays. Siguro mga 3 years na lang. Okay na yon ha, Edwin, pare. Ayan ha. Happy birthday sa'yo, pre. Ayan at syempre, happy, happy birthday na rin in advance. Kaya paring JSM. Ayan, kay paring J. Marcelo. Ayan sa 30. Pare, binabati na kita ngayon ha, dahil alam ko naman bukas na birthday ko, chinempo mo pa yung pag-alis mo papuntang ispain. Ayan. Ayan, happy happy birthday paring JSM, paring J. Marcelo dyan sa Marikina, I love you. Ayan, at syempre happy happy listening kina Kuya June at Kuya Oni ng Montessori Schoolhouse at Kent. Ayan, ang ganda ng kwento nyo ngayon, sir. Na-addict kami ni Kuya Oni. Yun ang sabi niya. Good day and regards to Esmin.
Thank you very much, mga kuya. Pak, parak, pak, pak. Karikong. At syempre nga, ang programang Dear MOR hatid sa atin yan ng Mestiza Soap, The Generics Pharmacy, at ng V-Fresh. Mga kapamilya, muli nakasama po ninyo. Ako po si Baby Girl Hasmi. Ako naman si DJP, DJ Popoy. That's my guapopoy. At bukas, dapat nyong abangan ang isa sa mga Himig Handog P-Pop Love Songs sa featured story naman natin. Correct. Anong kanta yan, Popoy? Ano nga ulit yun? Ayan na. Mahal kita pero. Mahal kita Bea. Pero na kinanta ni Janela Salvador. Tama. Tama. At isinulat. Sino nag-compose niyan? Melchora Aquino. Chari. Sino Melchora ano? Mabilog. Mabilog. Mm-mm. Parang yung si Bea mabilog. Ay, Charity. Talaga. Sa iyo wow. Pa talaga nang galing yon. Wow. Oy. Sa lahat ng taong magsasabi noon. Hindi ako mabilog. Maoblong ako. Charing. Pasensya ka na, Asmina. Naging mag-partner din kami nito eh. Hindi ko pa pwedeng... Malapad to. Malapad kung sa malapad. Hindi mabilog si Bea. Mas alam ko mabigat na to si Bea. Charing! Yeah, bukas po ah, mga kapamilyaan. Tabayaran po ninyo ulitin natin ha. Himig Handog P-Pop Love Song feature story po natin ang kantang Mahal Kita Pero na inawit ni Janela Salvador at kinompose ni Melchora Mabilog. Ayan, bukas yan. At syempre, antabayaran nyo yung mga iba pang Himig Handog songs na i-feature namin yung mga storya dito. Wow! Susunod na Happy Happy Hapon kasama si China Pops. Dito lang yan sa MOR 101.9. My only radio for life.